has it. Carter trying to get free. Carter at the buzzer. No good. Ang play na ito sa Game 7 ng 2001 Eastern Conference Semis versus Philadelphia 76ers ang pinaka-the best na maglalarawan kung paanong unang beses na napilas ang puso ng Toronto community. At sa sumunod na 20 taon, sang katutak na heartbreaks ang nilunok ng mga taga-Canada. Seconds, Lowry. Williams the tight defense. Here is Lowry on the deck through two. Lowry put it up. It's blocked by Pierce. Kicks out to Pierce, gets off the three. What did you expect from the truth? Throws up the floater. Oh, good night, Cleveland! That is for you! Pero sa Game 7 ng 2019 Eastern Semis versus 76ers din, sa tirang ito ni Kawhi Leonard, nagsimulang pulutin ng Toronto Raptors ang pira-pirasong puso ng kanilang fanbase. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? And since then, tuluyang napagdugtong ng kupunan ang punit-punit na pangarap na NBA championship na 25 taon nilang kinatakaman. Iyan ang babalikan natin ngayon sa box score. Ang NBA title run ng Toronto Raptors na nagsimula sa gutay-gutay na ambisyon hanggang sa masulsihan at tuluyang makatahi ng isang kampyonato laban sa Golden State Warriors. Bago magkaroon ng NBA ng isang champion team mula sa isang banyagang lupain, hindi nakapagtataka na ganito ang pangmalas ng mga sports analysts. But I'm going with the Golden State Warriors. The Warriors in six. I'm gonna go Golden State. I'm gonna say Golden State in six as well. Sa nakalipas kasi na 25 years simula nang maitatag ang koponan noong 1995 bilang expansion team, ang Toronto Raptors parang nangangapa sa takipsilim. Palagi silang bigo. Makakatukman sa playoffs, madalas silang napagkakandaduhan ng pinto. Kaya nang ialay nila ang kauna-unahang titulo ng prangkisa, halos tumalo ng puso ng mga taga-Canada. Dahil finally ay nasilayan na nila ang kinang ng championship trophy na talagang maipagmamalaki nila sa buong NBA community. Para maintindihan natin kung bakit ganito ang pagbubunyi ng Canadian citizens, dapat nating maunawaan ang mga pinagdaanan ng Toronto Raptors para sa kanilang lone title. Bagaman kirot ang idinulot ng game-winning miss shot ni Vince Carter noong Game 7 ng 2001 Conference Semis, inisip ng lahat na nagsimula na ang pagbangon ng King of the North. Pero kabaligtaran ang nangyari dahil pagkatapos ng 2001 season, naging maalo ng lahat para sa Toronto Raptors. At sa sumunod na 12 taon, siyam na beses silang hindi nakatuntong ng postseason. At kahit sa panahon ni Chris Bosh, para silang kandilang nauupos at dalawang beses lang silang lumanding ng playoffs. Kaya umabot si Bosh sa desisyon ng mga bilang bakod sa Miami Heat para samahan si Wade at LeBron kaysa sa tumambay sa Toronto na pumapapak ng konsumisyon. Isang rebuilding stage ang kailangan gawin ng mga Raps na luhaan at dito na umentra si Kyle Lowry at DeMar DeRozan. Maganda ang naging chemistry ng mag-best friend duo na ito na i-transform nila ang Toronto mula sa isang kupunang pipitsugin into winning team. Simula 2013, taon-taon umaangat ang kanilang regular season standings. Nahubog na bilang mga all-star gems sina Lowry at DeRozan at limang sunod na taon silang nakitambay sa playoff scene. Pero hindi sila makalagpas into another level mula sa kategoryang from good team to a great team. Kapag playoffs, sila ang tipo ng koponan na gustong-gustong makaharap ng mga kalaban. Dahil kung ano ang ikinagaling sa regular season, pagdating ng playoffs, ang kanilang performance parang dahon ng makahiyang tumitikom. From 2013 to 2018, ang Toronto Raptors nagiging Taranta Raptors. Parang nababahag ang buntot ni DeMar at lawlaw na lawlaw ang performance ni Lowry. Karamihan sa kanilang playoffs loss na ito, may mga pabaon pang heartbreaking plays na hindi makakalimutan ng mga fans. Halimbawa, tatlong pagkakataon silang pinangangawa ng Cleveland at sa huling dalawang beses na pagharap, winalis sila ng Cavs at para kay LeBron, para lang silang adobong maninginunguya sa conference semis. Ang franchise best record ng Raptors na 59 wins noong 2017-2018 season ay nabaliwala lang nang nilampaso silang parang basahan ng Cleveland. Kaya ang istorya ng 5 taong postseason record, ang Raptors ay isang dinosaur na nababansot at nagmumukhang bubuli na kakawag-kawag ang buntot.
Ang mga pangyayaring ito ang naging turning point ng isang radikal na pagbabago dahil hindi sapat ang puwersa para makaalagwa sa kampiyonato. Ginulat ng Toronto Raptors president na si Masai Ujiri ang NBA nang sibakin nito sa pwesto ang kahihirang lang na NBA Coach of the Year na si Dwayne Casey. Gayon sa 7 taong pagmamando nito as a coach, 5 beses silang pinabiyahe sa playoffs at pinatikim sa kanila ang franchise best 59 season win record. Mas lalong ginulantang ng Nigerian-Canadian executive ang NBA nang isangkot niya sa isang high profile trade ang fan favorite at franchise player na si DeMar DeRozan para mapalapag sa Toronto si Kawhi Leonard at Danny Green at na-acquire din ang malapader na si Mark Gasol bago ang trade deadline. Tinaasan ng kilay ang kisap-matang pagbabagong ito. May mga hindi makatanggap ng nangyari. Pakiramdam ng ilan ay pinagtaksilan si DeRozan kapalit ng isang player na kagagaling lang sa injury at walang long-time commitment sa kanyang pamamalagi. Pressure din sa bagong coach na si Nick Nurse ang pangangailangan na mapag-gel at magka-chemistry ang isang koponan na sinisimulan pa lang na magkaamuyan para itong isang big-time na sugal na kanilang tinayaan. Depende sa magiging resulta kung mapapatunayan silang henyo o lalabas na buwang ang Toronto. It turned out sa simula ng season, nangangamoy jackpot sila kay Kawhi. Sa 58-24 standings nila sa regular season, ang playoffs chance ay buhay na buhay. Ang bagong reset na koponan ay masusubukan muli sa playoffs. Makakaahon ba sa humps o mababahag na naman ang buntot? Nakalagpas sila sa Orlando Magic sa first round. Naging seesaw battle ang semis versus 76ers na umabot ng 7 games. Dito nga ginawa ni Kawhi ang hindi nagawa ni Vince Carter noon. Isang game winner na dumagundong sa buong Canada at bumuo sa pirapirasong puso ng mga fans na mahigit 2 dekadang namanhid na sa samut-saring heartbreaks. Lumabas na ang bagong sibol na karakter at will ng Toronto na bumuhay sa lukso ng dugo ng mga tao. Pero kung inisip ng lahat na babaunin nila ang momentum na iyon papunta sa conference finals, binaun lang sila ng Milwaukee Bucks ng 2-0 sa serye sa pangungunan ng reigning MVP Giannis Antetokounmpo. Kabado na naman ang buong Canada. Pero sa sumunod na 4 na laro, pinatunayan ng Toronto na hindi na sila natataranta. Kahit sa ilalim ng 14-point lead na kalamangan noong Game 6, isang come from behind campaign ang kanilang sinimulan, punctuated ng isang facial jam ni Kawhi kay Antetokounmpo na siyang bumali ng sungay ng box at tuluyan ng nilapa ng Raptors ang Milwaukee. For the first time in franchise history, tutungtong ang Raptors ng NBA Championship. Pero para makumpleto ang kanilang one-time big-time na pusta kay Kawhi, kailangan nilang banggain ng pader na 5 taon nang nakatatag ng matibay. Ang Golden State Warriors, isang back-to-back defending champion na determinado para sa kanilang three-peat para maihanay sa mga nagawa ng Bulls at Lakers. Sa road to the finals, binura nila sa kanilang landas ang Clippers, Rockets at Blazers. At sa nakalipas na 5 taon, ginawang tambayan ng Warriors ang finals sa pagsandal nito sa multiple superstars. Pero ang kaibahan ng Raptors ngayon, matatalas na ang kanilang mga kuko, marunong ng mga lmot sa pangunguna ng daklo. Nang magsimula ang finals, ito ang kauna-unahang championship game sa labas ng US kaya makasaysayan ng game 1. Dito rin lumabas ang anghang ng laro ni Pascal Siakam. Bilang most improved player ng season na iyon, ang tinaguri ang Spicy P, extra hot level 3 ang kanyang laro sa tindi. 32 points playoffs career high ang ibinagsak ng pambato ng Cameron na kulay kamagong at sinigundahan pa ng 23 si Kawhi at 20 ni Gasol. Kaya sa kabila ng usual numbers ni Stephen Curry, Draymond Green at Klay Thompson, napanatili ng Toronto ang Warriors sa may distansya. Nakaunang bigwas na ang mga Raps sa mga higante ng Bay Area. Pagdating ng Game 2, isang gang rest back ang ginawa ng Warriors sa likod ng 18-0 run na pinangunahan ng kabilang pisngi ng mulatong Splash Brothers na si Klay Thompson. Solido din ang ambag ni DeMarcus Cousins at natorpe lang ng isang assist si Draymond Green bilang triple-double machine. Sinubukan namang humabol ng Raptors pero sa huling 6 na segundo, hawak pala ni Iguodala ang kandado at itinakbo ang padlock sa bahay ng Toronto. Tabla na ang serye pagbalik ng San Francisco. Sa Game 3, reversal of roles ang istorya.
ang armas sa tres ng Warriors inarbor muna ng Raptors na pyesa. Sinubukang buhati ng 47 ni Curry ang dilawan sa pangungulila sa serbisyo ni Thompson at Durantula, pero ang 17 three-point conversion ng Raptors at 30 ni Leonard ay hindi nila kinaya. Ayaw sanang mabaon ng Warriors sa kanilang mismong teritoryo, pero sa Game 4, nagwala si Daklo. 36 puntos ang kanyang ikinamada at nagdagdag pa ng 20 ang kalabaw ng Congo bilang panigunda. At kahit umagos ang dugo kay Fred VanVleet noong 4th quarter nang di sinasadyang mabigwasan, 7 tahilang balik na agad sa laban. Kahit pa naging duguan at nagka-bonus pa ng bungi, ang nalagas niyang ngipin nag-alay naman ng ngiti dahil isang panalo na lang ang Toronto sa kampyonatong 20 taong minimithi. With their back against the wall, kinailangan ng Warriors ang mga tirada ni Durant, kaya finally naglaro siya noong Game 5. Kumamada agad siya ng 11 points sa first quarter, pero napatunayang mapanganib ang isang premature comeback ng isang ruptured Achilles tendon injury ang kanyang naapuhap. Mabuti na lang si Curry, Thompson, Green at Cousins na panatili hanggang rest back. Isang potential championship three-pointer din ang naimintis ni Kyle Lowry. Nasa lingding kasi ito ng bahagya ni Draymond Green, kaya butiki sa dingding ang tinamaan sa halip na championship ring. Na-bash na naman si Kyle Lowry sa kanya umanong playoff mode. Parang bulldog pag regular season, nagiging chihuahua pag playoffs. Pero sa Game 6, ipinamukha niyang hindi siya pandak na aso dahil isa siyang mabangis na reptilyang floor general mula sa Toronto. 26 ang kanyang itinantos, kakambal ang kay Siakam na 26 na puntos. Tig 22 din ang hinimay ni Fred VanVleet at Kawhi, at ang total team effort ang naging susi para ang kampyonatong matagal na nilang minimithi ay tuluyang matahi. Itinanghal na Finals MVP si Kawhi Leonard matapos mag-average ng 28.5 points sa serye. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos maitatag ang koponan, ang Toronto Raptors ay hindi na lang basta King of the North, kundi naging mga hari ng NBA. Sa pagkapanalo ng Raptors, bumagsak na ang 5 taong matayog na dinastiya at bigo ang Warriors sa kanilang pagtatangka para sa isang three-peat. Totoong nakaapekto sa GSW ang pagpeste sa kanila ng samot-saring injury, pero hindi rin naman garansya na kung malusog silang lahat ay mababago na ang resulta ng serye. Hindi natin pwedeng tanggalin ng credit sa Raptors sa kanilang nagawa dahil ang radikal na pagbabago sa kanilang lineup, winning culture at sistema ay patunay ng isang matapang na estratehiya. Ang bawat manlalaro ay handang hanapin at yakapin ang puwang sa team para sa iisang layunin. At sa pagkakapanalo nila ng titulo, iyon ay isang kayamanang hindi na mananakaw sa mga taga-Toronto. Isang karangalang nakalilok na sa kasaysayan ng NBA. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating kwento. Baka pwede ka na rin mag-subscribe. Libre naman to. Hanggang sa susunod nating video, ito ang Box Score.